uuling ang ikinabubuhay ng ilang residente sa Katmon sa Malabon. Pero problema ito ngayon dahil niwala silang mapagkunan ng malinis na supply ng tubig, kaya naisasantabi pati ang kanilang kalinisan. Alamin natin ang kanilang kondisyon mula sa ating kabrigadang si Victoria Tulad. Umpisa pa lang ng El Nino, hirap na ang mga taga Katmon sa Malabon sa mapagkukunan ng malinis na tubig. Papaano pa kaya kung lumala ito? Alamin natin mula sa ating kabrigadang si Victoria Tulad. Araw-araw, nababalot ng makapal na usok ang komunidad na ito sa Malabon. Ang makapal na usok, nakasusulasok at nakapupuwing. Kasama ng usok ang maitim na alikabok na kumakalat sa hangin at nanunuot sa balat. Naisin mang linisin ng mga taga rito ang alikabok na bumalot sa kanilang katawan. Ang lugar namang ito ang isa rin sa pinakasalat sa tubig sa buong Maynila. Kaya ang mga naninirahan dito, mistulang napaliguan ng abo. Pagputok ng araw, pumapadyak na si Tatay Bal, hindi para maghanap ng bakal o bote, kundi para mangalakal ng mga kahoy. Kailangan niyang suyurin ang mga karatig bayan ng Malabon para makahanap ng kahoy na siyang ipambibili niya ng pagkain at tubig para sa kanyang pamilya. Sa isang araw po, Kuya, gano'ng kadalas po kayo nakakakuha ng kahoy? Isang araw. Ano? Ilan ba to? 10 na lang. Kasya ba? Hawakan ko na lang. Bilangin muna natin bago mag-klase. Matapos ang ilang oras, napuno na rin ang padyak ni Tatay Bal ng mga kahoy. Dami nating nakuha. Kala ko wala tayong mahahanap. Ang mga naipon niyang kahoy, agad daw naming dadalhin sa Pugon. Buti hindi na tayo umabot ng nabotas. Ang nabotas, nalayo pa. Kaya? Ay. Sobrang hirap. Bawat bahay rito na paliligiran ng animoy maliit na burol na pinalibutan ng maitim na putik. Halos hindi namin mabilang ang pugon na aming nakita. Ang bawat sulok ng pugon, tila tambutsyong walang tigil ang paglabas ng usok na may kasama pang alikabok. Ang nagdiliyab na pugon, mas lalong nagpapaalinsangan pa ng paligid. Ang ganitong klaseng lugar, nakasanayan na raw ng mga taga rito. Niluluto na siya, gaya ng ano makikita natin dito. Isa sa mga inabutan kong nagluluto ng kahoy, ang 22 anyos na si Bunay. Sa unang tingin, halos bihasa na sa ganitong gawain si Bunay. Wow, ang sakit sa mata. Gano'ng katagal ka na nagaganto? Nag-iisang taon na po. Nag-iisang taon na? Paano nyo na titiis yung usok? Ano? Huwag ka lang ano sa ano para hindi mo maano yung ano ng usok. Huwag kang maglalagi. Punta ka doon sa ano? Kabilang direction syempre. Nang walang masyadong usok. Kasi na. Ano lang yung panagpaganyan? Apa ganon?
Lalo pa ganyan. Yan. Okay lang ba ito? Kailangan mas malalim pa. Okay na yan. Para sa susunod kung sakali umapoy yun, ito naman na makakasiyuna para umapoy na mabilis. So ibig sabihin yung part lang, pero ano to, lahat na to nasusunod na yan sa loob? Sa loob yan. Ang buong katawan ni Bunay, nababalot ng maitim na alikabok. Sa araw-araw, mistulang pribilehiyo na para sa kanya ang paligo. Hindi ka ba napapaso? Minsan din. Oh. Hindi mawawala yung pag napa-apo yan eh. Hindi pwedeng hindi ka mapapaso dyan. Paminsan-minsan din naman mapapaso. Hindi ba Makati yan? Kasi nakikita natin yung abo dumidikit na sa balat. Hindi naman. Ano lang, mainit lang talaga kasi saan ng ano ngayon. Maano lang talaga. Mainit kaya alam mo maano sa ato. Sanay makipagbuno sa apoy ang mga taga rito. Pero ang lubos na ikinakatakot nila, ang pagsiklab ng malawakang sunog na maaring tumupok sa kanilang mga kabahayan. Wala rin kasing mapagkukunan ng maayos na tubig ang kanilang lugar. Halos tumatagal ng 1 linggo para maiahon ang uling na kanilang ibebenta sa mga palengke. Kapag naluto na ang uling, nakaabang na rito ang mga magsasako kung kanilang tawagin. Isa si Aling Imelda, asawa ni Mang Bal, sa mga nag-aabang dito para magsako ng uling. Hindi naman ito nag-aapoy pag ano. Ay, hindi na patay. Hindi, minsan, makakakuha ka pa rin ng kahoy na medyo mainit-init gaya dito sa part na to. Medyo umuusok pa. Ayan, may nakikita pa tayong usok dito. Hindi naman ganun ka-init, pero kailangan pa rin mag-ingat. Puno. Kailangan daw niya kasing makabili ng pagkain at tubig para sa kanyang mga anak. Sa ilang oras na pagsasako ng uling ni Aling Imelda, 20 pesos lang ang kanyang kinita. Kailangan din niyang hatiin ito para makabili ng pagkain at tubig. Eh, bibili ko pong tubig kasi maliligo ko na. 20 pesos yung kinita ni Ma'am Imelda doon sa paghahaon kanina o pagsasako ng uling. Kaya ngayon, bibili tayo ng tubig. Umaabot ng piso hanggang 2 piso kada galon ng tubig ang bentahan sa kanilang lugar. Sa ngayon, 5 galon ang mabibili raw namin ni Aling Imelda. Makakatulong daw sana ang mura at malapit na kuhanan ng tubig sa mga tulad nilang nagtatrabaho sa ulingan. Pero hindi raw pwedeng maglagay ng kontador sa kanilang lugar dahil nakatirik daw ang kanilang mga bahay sa dating dump site. Bawat container na ganito kalaki, piso daw yung presyo. Pero kung ganito kalaki, nasa 7 pesos. Ang 5 galon ng tubig, gagamitin daw niya sa pagsasaing ng bigas, paglalaba, at panligo ng kanilang buong pamilya. Mistulang palaisipan para sa akin kung paano mapagkakasya ni Aling Imelda ang tubig na aming bitbit. Agad pinangsaig ni Aling Imelda ang 1 galon na aming dala. Ang kanyang maitim na kamay, agad niyang ipinanghalo sa bigas na may tubig. So yung unang banlaw, tatapon niyo yan? Hindi, sahod ko na rin dyan doon dito. Hugas ng plato po. Ma'am, galing tayo sa ulingan kanina. Medyo madumi pa yung kamay. Ba't hindi na tayo nakapaghugas? Nakapaghugas mo yan, pagligo. May diskarte rin daw siya para hindi masayang ang tubig na pinanghugasan ng bigas. Ang tubig na ito, itinatabi daw niya para naman ipanghugas ng mga pinggan. So sabi niyo, yung pong tubig na to, pwede pang panghugas ng plato? Unang hugas plato po. Yeah. Unang hugas ng plato. Matapos maisa lang ni Aling Imelda ang kaldero sa kanyang deuling na kalan,
umpisahan na niyang paliguan ang kanyang bunsong anak. Yung unang buhos, itong nang hinugas ng pinggan. Okay. Dahil sa alikabok sa kanilang lugar, hindi maiwasang bumalot ang mga abo sa katawan ng mga bata rito. Ang tubig na kanyang pinanghugasan ng pinggan, agad niyang ipinandligo sa kanyang anak. Pero ang tubig na kanyang ibinuhos, sinasahod pa rin ni Aling Imelda sa maliit na planggana. Ang huling pinambanlaw niya sa kanyang anak, ginagamit naman daw niya panlaba sa kanilang maruruming damit. Tawis! Araw-araw, ganito na ang nakagawian ni Aling Imelda. Kailangan daw niya kasing pagkasyahin ang kita nilang mag-asawa. Pinahugasan. So we're taking it na hindi malinis yung water. Okay lang yung pampaligo, just as long as yun, i-warn natin yung mga bata na huwag lunukin because dun papasok yung mga posibleng sakit na makukuha natin sa mga sa tubig na infected. Tulad nga ng yan, bulate, infectious diarrhea. Agad na ubos ang naigib naming tubig. Kaya si Aling Imelda, nagkasya na lamang hugasan ang mga ulin na nakadikit sa kanyang katawan gamit ang maruming tubig. Tanto ninyo, gaano kahalaga yung tubig? Mahirap ang tubig dito. Ginto ang tubig dito. Wala ka pira. Di ka agad makasahod. Ilang araw nga kami wala masahod. Noong mga nakaraang araw, nagdeklara na ng El Nino sa bansa. Kasabay nito, sunod-sunod na rin ang water interruption dahil sa pagbaba ng water level sa Angat Dam. Ang sitwasyon ng mga taga rito, maaaring lumala pa kung magpapatuloy ang problema sa tubig. Diyagay isang beses na wala rin kami pambili ng tubig. Hingi kami sa kapitbahay, pati pahingi na kukawa pa kumakasawag. Matapos ang isang araw, pihadong babalik na naman sila sa maalikabok na ulingan. Marumi man kung tignan, pero ito ang daan nila para mabili ang tubig na ginto kung kanilang ituring. Sana mapag-aral sila para maangobot sa kahirapan. Hindi naman pinamasura yung tatay nila ng mga lakal at mga ahon para ang ipatitirahan walang usok. Sa aming nasaksihan, dahil sa kasalatan ng tubig, hindi nakapagtatakang nakadikit na sa balat ng mga taga rito ang maitim na alikabok. Pero dahil sa karugtong na ng buhay rito ang pag-uuling, misto lang tatanggapin muna nila ang kanilang kalagayan. Nakadulungkot na ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng tubig ay gintong itinuturing dito sa dating dump site. Malaking kabalintunaan dahil sa isang lugar kung saan init, usok at ulig ang araw-araw nakaharap ng mga residente, higit dapat na kailangan ang tubig. Panawagan ang kanilang sitwasyon sa pamahalaan para magsagawa ng karampatang aksyon at para sa atin na pahalagahan ang mga bagay na itinuturing nating ordinaryo pero pribilehiyo para sa marami. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si Victoria Tulad, kasama sa iisang Brigada.